is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory. We are blessed to have you today on this worship live streaming.
invite and tag your relatives, friends, churchmates, and family. It's our pleasure to pray for you. Send your prayer requests and tune in at our Wednesday online prayer. Comment down your prayers and join us in praying at the comfort of your homes. Like and share our Facebook page at facebook.com/escalatefamilychurch. For Sunday highlights, watch us at youtube.com/escalatefamilychurch. Hit the like button and subscribe to our YouTube channel. We dare you to serve. Tune in every Friday night at 7 p.m. Follow, like, and share Dare to Serve Youth Ministry for more activities, and we thank you for your support. Help and bless our church by giving your tithes and offering. You can give your tithes and offering through GCash. Step 1. Make sure you have installed your GCash app to your mobile phone or gadgets. Step 2. Select Send Money and then send to bank or bank transfer. Step 3. Select BDO Bank. Step 4. Input the required details needed to process your transaction, such as the amount, name, and account number. Step 5. On the confirmation page, confirm the amount you wish to send. The bank transfer should be processed immediately. Step 6. Wait for the SMS confirmation receipt. For direct bank deposit for your tithes and offering, kindly input the following information. Our very own church. Be part of it for its future. If you wish to contribute for our future church, you may send it to the following information. For suggestions and inquiries, we know you're excited for our online worship. So grab your journal, pen, and don't forget your Bible. Prepare our heart to be in an attitude of worship. Good morning and welcome to our Sunday online service. Good morning po sa bawat isa.
At welcome po sa aming online service ng Escalate Family Church. Ano po ang dapat nadalhin tuwing linggo? Ating mga Bible, ating mga ballpen, ating mga journal, handa po natin ang ating mga puso, at ang ating mga kaluluwa. God bless you! Kasi dati hindi natin ito nagagawa, but now we are able to connect through social media. Yes naman. And we are live. Yes, and we are live. At syempre, maraming salamat sa mga audience namin na patuloy na sumusuporta every online service. Ayan, kaya gabi natin ang ating ginagawa upang maraming pa tayong tahanan na mapasok sa pamamagitan ng ating live stream. So stay connected, stay blessed, at sumubaybay po kayo sa panonood. And ang Diyos na pong pumili sa ating buhay. And don't forget to like and share and subscribe our YouTube channel. Yes. Hi everyone, my name is Pastor Michael Nomer Mores and I am the head pastor of this church. Ang goal namin sa church na ito ay mapasok ang every family. Dahil bilang tao, tayo ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At bilang kawangis ng Panginoon, ang goal ng tao is to worship God. Yan ang purpose ng church na ito, na ang bawat tahanan ay mapasok upang ang bawat tahanan ay mag-worship sa ating Panginoon Diyos. Hello Sessionistas, once again, I'm Pastor JC, Youth Pastor ng Escalate Family Church. And I want to invite each one of you sa lahat ng mga kabataan every Friday. Meron kami Let's Talk. And the goal ng Let's Talk is to reach out the next generation. And the goal ng Youth is Your Youth Ministry is ma-reach out yung mga kabataan, ma-reach out yung next generation at mapalapit yung relasyon nila sa ating Panginoon Diyos. Hello and welcome po. I am NL San Escobar at ako po yung Outreach Leader. And this our goal as a church is yung ma-reach out yung ating bawat mga pamilya, ma-relate sa kanila yung kung anong ginawa ng ating Panginoon, and then to raise them so that they can be released for them to reach out also, and then meron din tayong reassessment. At yun po yung goal namin as a Outreach Leader, patuloy po kami bumibisita sa inyong mga tahanan. And the service is about to start, so let's pray! Good morning everyone, you're welcome to our service for today. And before we start our service, we're about to pray. If you're at your home, or for those who are with us today, we bow down, we kneel down, and we will pray into the Lord. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos at makapangyarihan. Today, O God, we do glorify your name on high, O Jesus. We do acknowledge today that we can do nothing, Lord, apart from you. And we acknowledge, Father, the power, the ministry of the Holy Spirit, God, that as we move for this day's service, O Lord, we do pray, Father, that forgive us from any iniquities or sins that we've made in the sight, O God, O hallelujah. Let the power move mightily upon our needs, O God, hallelujah, Jesus. As we pray right now, we pray for the nation of Israel, Lord, that continue to be with it, O Lord. Continue to be with them, Father, God. Bless them, Lord, in every aspect, O Lord, God. As we pray, Father, for our nation as well, O Lord, continue to bless the Philippines, O God. Continue to bless our president, Lord. Our present economy, O God. Hallelujah, Lord God. We do pray, Lord God, that continue to bless the businesses, O Lord God, in our country, Lord God. The same thing, Father, we do lift up, Lord. That the COVID pandemic, Lord God, hallelujah, will be lifted up in this nation, Lord God, and in this world, in the mighty name of Jesus Christ, oh God. We do pray right now, Lord, hallelujah, Father, for every church, Lord God, affiliated, Lord God, hallelujah, with us, Lord God, for the Asian native, Lord, we do pray, Father, in the mighty name of Jesus Christ, to move and minister, Father, upon this mission, oh God, upon this group, oh hallelujah, Father, as we pray for the Victory Presbyterian churches in Mindoro, Lord God, hallelujah, all the middle cluster churches, Lord God, under the Asian native, Father, be blessed in the mighty name of Jesus Christ, O God. As we do pray, Father, O Lord God, we also lift up our church, O God, the Escalate Family Church.
church, we do pray in the mighty name of Jesus Christ. Let move, Lord God, hallelujah, Lord, upon our church and in every community where we are, we do pray, Lord, hallelujah, that the power, that the anointing, Heavenly Father, Lord God, be upon every churches that we had. We do pray, Father, Lord God, for our pastor, Lord, for Pastor Junji, Lord God, in Atimich life, Lord God, continue to be with them, Father, in all the endeavors of our church, oh God. I do pray right now in the might of Jesus Christ to move upon their lives, Lord God, that upon every decision, the work of their hands be blessed. Hallelujah. We do also pray, Father, together with all the pastors with them, oh Lord God. We pray right now that as they move, Lord God, and minister to you, Lord, your presence, oh God, you will be glorified. Oh, hallelujah, Jesus, oh Lord. We pray for the need of our church, oh God, as well, Lord God, to move, Lord God, and minister, Lord, upon the need of our church, Heavenly Father. We pray, Father God, hallelujah, for the service for today, oh God, that you will be glorified, oh God. Hallelujah. For the praise and worship, Lord God, I do pray for each and everyone whom you are about to use in front, oh God, as they use their talents, as they use their skills, oh God, in the mighty of Jesus Christ. I know you will be glorified, oh God. Oh, hallelujah. For the servants, oh God, that you are about to use in front, oh Lord. Hallelujah, Father. I do pray that the word, Lord God, for today would edify the church, Heavenly Father. Anoint this servant, Lord God, and hide him behind you, Lord God, that you will be glorified upon his life in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. As we pray right now, Lord God, we do thank you, Lord God, and we declare victory, Lord God, upon the service, Lord God, hallelujah. We declare, Heavenly Father, that thy name, Heavenly Father, be brought, Father, to the ends of the earth, Lord God, through the service of God, hallelujah, Father. Thank you, Lord God. Thank you for his highest glory and honor and power. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Then everything else just falls in line.
It don't make no sense without you. It don't make no sense at all. Don't make no sense without you. Don't make no sense at all. I can't do this life without you. I can't do this life at all. It don't make no sense without you. It don't make no sense at all. It's you. Then everything else just falls in line. You, you will always hold this heart of mine. It's you, it's you, Lord, it's you. Then everything else just falls in line. Hello, Escalate Family Church! Good morning! Welcome po sa ating Sunday Online Worship Service. Malamig ba ng panahon, alam kong mainit tayo para sa Panginoon. At kung bago ka lang or first time mong ma-encounter itong service na to, you are more than welcome. So keep watching because the Lord purposed you to be with us. You could also join our other services like every Wednesday night at ang ating Dito S Let's Talk every Friday. At kaabang-abang ang ating mga guests. Ready na ba kayo for our October, November, and December guests? Mag-comment na, ay mag-heart react na lang kayo dyan. And support nyo na rin ang ating mga pages and channels natin sa Facebook at YouTube. Alam nyo naman ang ating pastor na vlogger. And don't forget our YouTube channel, Escalate Family Church. It's October and it's Pastor's Month. Kaya kung na-appreciate nyo ang mga pastor natin at yung mga pastor nyo dyan, hit like, comment down, and tag nyo na lang sila and saying, thank you, Pastor, we love you. Also, for this month, our team continues. Have you ever felt that you are so small? Hindi literal, ha? Yung feeling na parang extra ka lang? Don't lose your heart, kasi lahat tayo ginagamit ng Lord in a mighty way. Ang preaching sa bawat buwan na ito ay about sa mga di kilalang tao, unfamiliar, and yes, sila ang bida ngayon. Excited na kayo, no? Let's ready for our worship today. Praise God! Pababa muna ng volume na pula dalawa.
Mga sa umagang ito, naramdaman natin ang pagyakap ng Panginoon. Today, let's lift our highest worship para sa Panginoon. Napakagaling. Dahil kahit na ganito ang panahon natin ay we are still alive. And that itself is a blessing from the Lord. Sa bawat pagkakataon, bigyan natin siya ng mga. I'm not afraid to die.
God, sa iyong sumpulang biyaya, Lord God, na pinapatama mo sa amin, Lord God. Lord, salamat sa mga blessing na aming mga natatanggap. At patuloy kami nagpupuri sa iyo, Lord God, at hindi mo kami pinabayaan, Lord God, sa anumang pandemic at Lord God. Alam namin, Lord God, na may Diyos na pinalalapitan dahil nandiyan na lang sa aming tabi, Lord God. At Lord God, lumalapit din kami sa isang umaga nito, Lord God, na samahan mo ang gawain niya, Lord God, mula umpisa hanggang sa pagtatapos ng gawain niya, Lord God, at ikaw lamang ang makita, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Sa mapagpalang maga po, Escalate Family Church! Ayan, so masigla po kami dito sa aming simbahan, sa ating church po. At nawa po sa inyong mga tahanan, sa bawat namin mga viewers dyan, masaya po kayo. Kaya kung masaya po kayo dyan, mag-hit po kayo ng like. At saka mga puso dyan, send hearts, sapagkat malamig na ang panahon. Amen. Pero tayo, nag-iinit tayo sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen ba? Hallelujah! Ayan, so sarap magpuri sa ating Panginoon. Kahit malamig, di ba? Masarap tumalon, masarap sumayaw, masarap pumalakpak at magpuri sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya nais ko po bantingin yung bawat dati mga viewers dyan. Salamat po sa 28 million! Sobrang dami! Hallelujah! So we're back! Hallelujah! Yeah. So nagkaroon lang po tayo ng kaunting difficulties, kaya nag-commercial po tayo. Ayan. Alam po na miss nyo ako kagad. Kaya support po nanonood dyan. Yeah, welcome po! Hello po kaya sister kay Nani Perla. Ayan, nanonood po siya. Si Mama Tesh, nandito siya pero nanonood siya sa live. At si Mama Teng, hello po Mama Teng, nami-miss na po namin kayo. Hallelujah, nawa po makabisita kami dyan sa inyo. Si Papa Justin nanonood, hello po. Yan, sa bawat isa po na nanonood sa kanilang mga tahanan, ang Diyos po mag-bless sa inyo. Sabagat kahit saan man tayo, we are church. Tayo po kahit nahiwalay tayo physically, nagkakaisa po tayo sa ating Panginoon at sama-sama tayo sa ating Diyos. Kay Ate Mona, good morning din po sa inyo. Hallelujah! So, hindi na natin patatagalin pa sapagkat excited na kayo. Amen? Marami na rin tayong mga delays kanina, kaya bilisan na lang natin ang bahagya. Ang ating paggawain, it starts at 10 o'clock. Sabihin mo sa katabi mo, 10 o'clock. Yan. Sa live po natin, nawa po din na po kayo nagpupuyat ng Sabado, kaka-Facebook o kaya kakapanood sa YouTube para magising po tayo ng maaga, makapag-BS at makanood tayo ng ating Sunday Worship Live.
Hallelujah. At sa bawat isa rin po, ang ating gawain po na nag-start kami ng prayer. Samahan niyo po kami sa prayer. Sa pamumuno po ni Pastor Vince, siya po yung nag-pray doon sa ating introduction bago po mag-start yung ating service. And also, sa bawat isa po, meron po tayong gawain every Wednesday. Speaking of prayer, alam ko ang bawat panalangin natin tinitinig ng ating Panginoon. Kaya kung meron kang nais ng panalangin, nag-live po ang bawat mga pastor natin ng Escalate Family Church, kaya mag-comment down lang po kayo, i-support po natin. At support natin, i-follow natin yung bawat ating mga pages. Yung Escalate Family Church Cubao, yung ating Kogyo, at yung meron din po sa Nova Liches. At gusto lang po namin i-vlog, follow po natin ang pastor na vlogger ng page, hallelujah, at yung kanyang YouTube channel. Meron din po tayong YouTube channel sa Escalate Family Church, kung saan nakikita po natin dito yung mga highlights, kung ano yung mga nangyari, mga Sunday, at yung mga poster natin, i-share po natin yan. Kung gusto nyo i-buy day, okay lang din po. Kung gusto nyo gawing profile picture, mas okay. Kaya, kung gusto nyo i-boost, magtulong po kayo mag-boost sa Facebook page natin para po mas marami tayong ma-reach, okay na okay po yan. And kaya na, gusto ko lang po i-shout out si Nanay Alice. Good morning daw po sa akin. At good morning din po sa inyo. Hallelujah. Kay Tita Bing, sa mother mo Edward. Ayan, hello po, Tita Bing. Ayan, tunay na pinagpapala siya ng Panginoon. So, basahin comment niya. Sabi niya, amen. Praise God. Thank you, Jesus, sa mapagpalang Sunday morning worship. Love you, Lord. Ayan, so nag-uumabaw yung pagpapala ng ating Panginoon. At gusto kong tanongin sa ating mga viewers, meron bang mga kabataan dyan? Ayan. So, sabi ko, viewers lang eh, no? Okay, so mga tanonood, kung kabataan ka, sabi mo, praise the Lord. Mag-comment ka. Yeah, sa mga young at heart, meron din po tayong gawain every Friday night, yung ating Dirt Dessert. Let's talk, ayan. So, kaabang-abang yung magiging guest natin last Friday. Grabe yung guest natin, di ba? Alam na natin kung ano yung ating passion, yung ating calling. Ano ba yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon? Kung paano natin dapat ito i-embrace. Hallelujah. Salamat po sa ating pastor. And also, this October, it is our Pastor's Appreciation Month. Kaya kung na-appreciate nyo po yung bawat yung mga pastor, why not nakamustahin natin sila sa pag-Facebook natin? Di ba naggalaan ka ng ilang oras? Bakit di mo i-chat? Good morning po, Pastor. Happy Pastor's Appreciation. Na-appreciate ka mo namin. Then sabihin mo yung mga magagandang bagay. Yung mga napulot mo sa kanila, i-share mo sa kanila sapagkat nakakatabayan ang puso sa piling ng mga pastor. Ayan. Kalakasan po yan ng mga pastor kapag meron silang, nagagamit sila ng Panginoon para ma-reach out ka, para mabagihan ka ng salita ng Diyos at yung meron kang matutunan. Hallelujah! Kaya sa bawat isa po, appreciate natin yung ating mga pastor, yung bawat mga lingkod ng ating Diyos. Hallelujah! At sa bawat mga teacher din po dyan, happy teachers man din po. Hallelujah! Mabuhay kayong mga guro. Yan, sapagkat hindi pa ako nagtuturo, pero graduate na po ako. Yan, salamat sa Panginoon! Okay, so ang ating gawain po, ayan po, tuloy-tuloy po yan, na mapapatuloy natin sinusuportahan. At alam ko, nasa gitna ng pandemyang ito, patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Amen! Tunay nga ang Diyos natin, hindi siya nagkulang. Sa kahit ng sitwasyon, kaya niyang gumawa ng timala. Kaya kung ikaw, itunay na pinagpala, ihanda mo ang iyong puso at ang iyong isipan at sa pagtanggap natin ng paghahamon ni Pastor J.C. Morris. Malakasang lapag mo sa ating Panginoon!
Yon, we're back, guys. Good morning, everyone. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. At i-remind ko lang po, Sunday ngayon, kailangan masaya tayo. Amen. 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 Hallelujah. Sa lahat ng pinagpala ngayong umaga, makasabi ng Jesus. Jesus. Yon. And question ko lang, and dahil dadako tayo sa ating pagbibigay, sino dito ngayong umaga na handa tanggapin ang pagpapala ng Panginoon? Amen. Amen. Makasabi ng praise the Lord, yung mga comment dyan lang. I claim it. Kiniklaim ko na Jesus. Amen. Amen. And alam ko, talong Lakers kahapon, pero dito, for sure, panalo ka. Amen. Amen. Woo. Yo, let's go. If you have a Bible, please open in Proverbs 3:9, NLT version. It says here, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Amen. And ang sabi dito, i-honor dapat natin si Lord ng yaman natin. Amen. Yung wealth natin. Amen. Ang sabi dyan, tayong mayayaman. Mayayaman tayo kasi anak tayo ng Lord. Amen. Tayong mayayaman, i-honor dapat natin siya ng wealth natin. Yung sahod natin, yung business mo, or yung ano bang allowances yan, dapat i-honor natin ang Panginoon. Ang question ko is, what is the right attitude pag nakaka-receive tayo ng pera? Or pag nakaka-receive tayo ng blessing? Ano ba yung unang pumapasok sa utak mo pag may pera ka? Hindi mo sa katabi mo, pera. Okay. For example, na-receive mo yung sahod mo, yung back pay mo, separation pay mo, or ano bang pay yan. Okay, bridge pay, di ko alam. Di ba? Ano yung unang pumapasok sa isip natin? Eh, sino dito pag may sobra kang pera, madaling pumapasok sa utak mo na gusto mong bilhin, na di naman kailangan. Amen. Why? Just to impress people you don't like. Gusto mo pag-usapan ka ng maraming tao na nabili mo itong bagay na ito. Meron ba yung dito? Siyempre, wala nang dito. Escalate Church tayo, no ha? Wala nang ganun dito. And sa puso natin, merong desire. Sa isip natin, merong desire. And ano ba yung desire? Ibig sabihin ng desire, may pababawin ko lang, yung desire is para siyang gasoline sa loob natin or nagpupush natin para makuha natin or mabili natin ng isang bagay. Maaaring anong item yan or position. And ayun po yung ibig sabihin ng desire. Eh, pag pumili tayo or pag-inista natin yung pera natin kasi ayun yung desire, doon lang natin malalaman na kunti na lang yung pera mo. Hala, magta-types pala ako? Kumbaga, nakalimutan mo? Kasi ang inuna mo, yung once na nakasip ka ng pera, ang inuna mo is yung gusto mo. Hindi yung plano ng Diyos sa buhay mo or hindi yung gusto ng Diyos. And ang mangyayari ngayon, leftovers na lang yung matitira sa Panginoon. Kumbaga, pinagpala ka ng Diyos na 100%, pero nabibigyan mo lang sa kanya 1%. Minsan pa nga, wala. Meron pa lang dito? Yeah. And sabi, Lord, next katok na lang ako magbibigay ng tithes ko kasi bumili ako ng bike eh. Kailangan ko ngayon. Let's go. Diba? Lord, hindi mo na ako magta-tithes kasi inuperan ako ni Marit sa kanipare ng ube. Ang sarap ng ube pandesal eh. Sa yung lecture plan. Eh, favorite ko yun. Kaya Lord, hindi mo na ako magta-tithes. Ang galing mo doon, diba? And ang ibig sabihin ng honor the Lord with your wealth is yung tamang paggastos natin sa pera natin. Amen. Marunong ka dapat tumawag ng pera. Nag-iipon ka at nag-iinvest ka sa sarili mo at sa gawain ng Panginoon. Amen. At pag nakasip ka dapat ng pera mo, ang pumapasok dapat sa utak natin ay, Lord, itong pera na ito na-receive ko ngayon, sa'yo nang galing ito. At itatabi ko yung tithes and offering ko para sa'yo kasi pinagpala mo. Amen. Amen. Itong sinasabi ko kung tutuusin, alam na alam nyo na to. Pero, mahirap gawin. Di ba? Okay, next. Ibig sabihin naman dyan, ng the best part of everything you produce. Okay? Dapat the best yung binibigay natin sa Lord. Hindi sinasabing leftovers part everything you produce. Hindi ganun. Sabi, the best. Di ba? If we're going to read yung verse na yan. And, parang tatayos tayo, huwag tayong magbibigay sa Panginoon ng tira-tira. Kadalasan naglilikod tayo sa Diyos, pero ang trato natin sa Kanya at ang pinapakita natin at pinaparamdam natin sa Kanya is parang aso at pusa. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Diba rin si ganito? Kadalasan pag, bibigyan ko kayo ng example. Diba limbawa, pag kumakain tayo ng family natin, diba, ang daming handa, ang daming pagkain, everything. Tapos, pag may tumil, yung mga natitira doon, alam yung mga mumo, mga tinik, dapin, sarap ng kain natin. Diba yung binibigyan natin sa mga alaga natin? Tama ba? Yes. Ay, yung binibigyan natin.
Isipin niyo, parang ganun din yung ginagawa natin sa Lord. Binigay ng Diyos yung pinaka-the best at 100% pero binabalik mo sa kanya ng tira-tira. Example, sabi ng Lord, okay, May, Edward, Romar, bibigyan kita ng one whole roasted chicken. Okay, sarap na mag-lunch mamaya. Okay, ito, kuya na, ito yung one whole roasted chicken. Roasted? Roasted pala, roasted. Okay, pano pala yun. And sabi ng Lord, JC, Edward, sa'yo yung part ko. Sabi mo, Lord, pwede lang, kain-kain naman ang kain, sarap ng kain mo. And, sobrang sarap mo, sarap ng kain, in-enjoy mo lahat. And sabi ng Lord, Lord, ito yung sa'yo. Okay na itong puwet sa kamata, di ba? Okay ka na mo dyan, di ba? Antindi mo, ano nangyari? You want the blessing, pero hindi mo nabibigyan ng importance ang blessor. Amen. Church, listen, if you want to experience the financial breakthrough sa buhay mo, or kung gusto mo makaalis sa financial debt na yan, ang dami mong utang, nagkasira-sira yung pangalan mo, yung pagkatao mo, yung apelido mo, hirap ka magpatakbo ng business mo na parang laging kulang ka. Ito ang sagot. Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth, with the best part, everything you produce. Amen! Hallelujah! Parapakan natin sa Lord! Amen! Eh, lagi natin tandaan, Estrade Family Church, panagbibigay tayo sa Lord, hindi tayo nawawalan. Mas magkakaroon pa tayo. Amen! Kasi nag-i-invest tayo sa totoong Diyos at sa kaharian ng Diyos. Amen! At tandaan natin na merong makukuhang benefits sa pagbibigay. Amen! Eh, panagbibigay tayo sa Lord, secure tayo. Ayun yung lagi natin tandaan. And sino dito meron hinihingi sa Lord na gusto mo nang makuha ngayon? Amen. Makataas ng kamay! Ngayon umaga, sino dito ang excited? Okay? Maka-experience, makareceive, taas natin ang dalawang kamay na sumigaw. Lord, I claim it! We pray! With humility, sigaw natin. Amen. Malakas, kiniklaim nyo namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na tinubon mo na ang aming mga panalangin. Okay? So ngayong gabi nito, nagbibigay po tayo, tuwagan po natin yung ating usher. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat, dakilang Diyos, hallelujah, na kami makapagbibigay, Lord, ng aming ikaw po, Panginoon. Na ituro mo sa amin, Lord, how to handle our finances, na lagi namin ibigay yung the best namin, Panginoon, na tuwing nakakarasip kami ng pagbabala, ikaw ang laging iniisip namin dahil sa'yo nang galing ito, Panginoon. At bigyan mo kami, Lord, ng kahit anong mga laki, or kahit thousand, Lord, na receive namin pagpapala, Lord, magkaroon kami ng humble heart, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo at kiniklaim namin yung victory, Lord, sa buhay ng bawat isa o anumang panalangin namin sa iyo. Maraming salamat, Lloyd, na may pagmamahal. Lahat ng Kristiyano makasabi na, Amen. 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 Good morning, Escalade Family Church! Hallelujah! Yeah. Isa pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Masaya po ba kayo? Yeah. Sa inyong mga bahay-bahay, masaya po ba kayo? Yeah. Kung kayo po ay masaya sa inyong bahay-bahay, mag-comment lang po kayo ng Amen. Praise the Lord! At muli, ako po ay nagkapasalamat sa inyong magandang greetings sa aking kahapon. Ang Diyos po ang magpala sa inyong buhay. Salamat po sa inyong mga panalangin. At salamat po sa inyong mga pagbati. Hindi ko man po kayo ma-replyan lahat-lahat kasi madaming nag-chat sa akin eh. Hindi ko ma-replyan lahat-lahat. Pero ang Diyos po magpala sa buhay ng bawat isa. Can you say Amen? Amen! At sa mga nagtatanong, ako po ay 41 years old. Yan. At parang 31 lang. Katulad ng viewers natin ngayon. Hallelujah! Good morning sa buhay ng bawat isa. Yan, daming nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning sa Cubao, Cogio at sa Nova Liches. Sa Santa Mesa, good morning po. At sa Rizal, no, kay Brother Nestor, nanonood sila. Good morning kay Brother Leandro Pitoodon. Good morning. Sa saan ata sila? Ilo. Ilo. Asawa niya yun. Si Linmore Mapili. Di ba? Linmore. May more. May isa pa, may...
In Timor, good morning. Sa church, once more. Yeah. Good morning sa buhay ng bawat isa. Misa, mapalakpakan natin si Jesus. Gumalangas na palakpak sa Panginoon. Kapagsayo po tayo ng praise the Lord. Hallelujah! Praise God, hallelujah. Month of October, mabuti ang Diyos sa aking buhay. Sa mga new joiners po namin, stay tuned po, manood lang po kayo. At hayaan po ninyo ang Diyos ang kumilos sa inyong buhay. Let's bow our head and pray. Panginoon, salamat sa umagang ito sa patuloy mong pag-ibig, pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na magpala at dakilang Diyos sa aming mga buhay. At anuman ang gawa ng kaaway right now, pagbabagal ng internet, aming sinasansala. Sa pangalan ni Jesus, bigyan mo kami ng magandang signal, Panginoon. At maabot namin ang bawat tahanan, bawat lugar, bawat sulok, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Maging sa ibang bansa, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Ang papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan namin si Jesus. Nanay Edward, sabi niya, masaya, happy sa bahay dito sa San Jose, Occidental Mindoro, maulan. Thank Lord. Thank you, Lord. Yeah, itong nanay ni Edward, ano ito eh? Masayahin. Yeah. Hallelujah. Ngayong umaga, baba, pag-aralan natin yung buhay ng isang tao. Sabi sa Exodus chapter 31, verse 1 hanggang 5. Sabi diyan, Exodus chapter 31, verse 1 hanggang 5. Verse 2 na lang nakalagay yung third charge. Walang 1. Sabi rito, ang Panginoon ay nagsalita kay Moses. Sinasabi, tingnan mo aking tinawag si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur sa libe ni Judah. Verse 3. Sabi niyan sa verse 3. At aking pinus mo siya ng Espiritu ng Diyos sa karunuman at pagkakilala at kalaman sa lahat ng sari-saring gawain. And then verse 4, sabi sa salita ng Diyos, upang kumata ng mga gawang kaaya-aya, upang gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso. And then verse 5, at upang umukit ng mga batong pangkalupkop, upang gumawa ng nililo, nakahoy at gumawa sa lahat ng sari-saring gawain. Kaya ngayong umaga, pag-aralan natin yung tinatawag the unknown artist. Yeah. Yung hindi kilala na manggagawa. Alam niyo, maraming sikat na pintor sa ating panahon at noong panahon ay magagaling sila manlilo at kilala sila sa kanilang ginagawa. Ngunit may isang obra sa Bible sa panahon ng Moses na hinahangaan ng lahat at siya ang gumawa ng masalimuot. Alam niyo ba ang kanyang ginawa? Tabernacle lang naman ng Diyos. Alam niyo ba ang kanyang ginawa? Yung Ark of Covenant lang naman. Kaya kung ating mapansin sa likod ng Ark of Covenant, mayroong mga taong ginamit. Pero hindi niyo sila lubos lagi napapakinggan. Kasi lagi tayo nakatuon doon sa pangalang Moses. Lagi tayo nakatuon doon sa pangalang Aaron. Lagi tayo nakatuon doon sa mga taong sikat. At naisang tabi natin yung mga tao sa likod ng isang obra na yun. Kaya ngayong umaga, ayon sa karunungan ng Diyos na ipinabinigay sa atin, makikilala natin yung mga tao na sa likod ng tabernakulo. Sila yung gumagawa sa tabernakulo, pero sinasamahan sila ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus ngayong umaga. Hallelujah! Kaya ang pangalan niya ay si Bezalel. Sabi sa Exodus chapter 31, verse 2, tingnan mo aking tinawag sa pangalan si Bezalel. Sabi ng Diyos kay Moses, tingnan mo, Moses. Yung ating Panginoon, nangungusap yan sa mga leader eh. Mayroon yan gustong ipagamit sa church. Tingnan mo, Pastor, yung si Jason, kahit umuulan, pumupunta yan sa church. Tingnan mo, Pastor, si Romar, kahit hindi nag-supply, nandiyan sa church. Ganyan talaga yung buhok niyan eh. Tingnan mo sila, ayan yung mga tinawag ko. Tingnan mo si Moses, di ba? Hindi yung Moses na leader sa Biblia, si Moses na natin sa church. Kahit basang-basa ang kanyang sapatos, umulan kanina, tingnan mo, Pastor, nandyan pa din. Dahil sa iyo yan, hindi yan para sa iba. Hallelujah. Kaya nangungusap ang Diyos sa mga pastor, nangungusap yan sa mga leader. Alam nyo, meron po tayong kanya-kanyang ministry. May kanya-kanya pong panawagan ang Diyos sa ating buhay.
Kaya kung ano man ang ministry na mayroon ka, sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa katabi mo sa bahay, sabihin mo sa katabi mo sa church, huwag mong mamaliitin ang iyong ministry. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Dahil diyan ka gagamitin ng Diyos. At doon naman, sa maliit ang ministry, huwag kayong maingit kung meron silang malalaking ministry. Maging tapat ka lang, tandaan mo lahat ng malalaki nag-uumpisa yan sa maliit na ministry. Hindi lahat tinawag maging pastor. Hindi lahat tinawag maging leader. Amen ba? Mayroong maliliit na ministry sa ating church na hindi na-appreciate ng iba. Mayroong ministry sa loob ng church na hindi nakikita ng karamihan. Subalit nakikita ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang Biblia, punong-puno yan ng mga lalaki, punong-puno yan ng mga babae, na kung saan sila yung tinatawag na hindi kilala, pero sila yung shadow. Alam niyo yung shadow? Ano yun ng mga taong sikat? Hindi naman magiging kilala yung mga number one character sa Bible kung wala silang katulong eh. Tama ba? Siyempre may Diyos, pero sa likod yan, mayroong katulong pa rin yan. Sila yung mga shadow na tinatawag, sila yung nag-lift up sa kanila mga leader. Hallelujah. Sila yung tinatawag na kanang kamay. Sila yung tinatawag na kaliwang kamay. Marahil sila yung mga runner. Sila yung mga utusan. Sila yung mga binibigyan lagi ng task upang gawin yung isang bagay na hindi kayang gawin ng leader. Sila yung masaya sa kanilang ginagawa kahit maliit lang ang kanilang ministry. Hindi pa ba kayo? Eh ngayong umaga, masaya ka ba sa calling ng Diyos sa buhay mo? Masaya ka ba sa iyong ministry? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Kung hindi ka masaya sa iyong ginagawa, marahil may kulang sa iyong buhay. Yan pa ba kayo? Kayong umaga, pag-usapan natin o pag-aralan natin ang ministeryo ng isang artisan. Ano ba yung artisan? Artisan, a skilled manual worker who uses tools and machinery in a particular craft. Yan yan ngayon. Pero noon, nung panahon nila, ang ginagamit nila, baka kung ano lang ginagamit nila, hindi pa mga machine. Yung mga gamit lang na kung ano ang kanilang inimbento para makabuo sila ng isang bagay. Pag-usapan natin ang buhay ni Bezalel, ano yung nakita ng Diyos sa buhay ni Bezalel na pwede natin i-apply sa ating buhay na ipagmalaki sa ating buhay na kahit ganito ang ating ginagawa, pwede pala tayong tawagin ng Diyos. Pwede pala tayong ipagmalaki ng Diyos. Amen ba? Pwede pala tayong pahalagahan ng Diyos. E ngayong umaga, number one na nais kong mangaral sa text, sabi ko na ba? Number one, sabi sa Exodus chapter 31 verse 2, tinan mo, aking tinawag sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur sa lipi ni Juda. Aking pinuspo siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan, pagkakilala at kaalaman sa lahat ng sarisaring gawain, upang kumata ng kawang kaaya-aya, upang gumawa ng ginto at sa pilak at sa tansok, at upang umukit ng mga batong pangkalupkop, upang gumawa ng mga nililok na kahoy, at upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawain. Hindi na natin papahirapan ang preaching. Napakasimple lang naman ang inutos ng Diyos eh. Amen ba? Dapat maunawaan natin ang kanyang salita. Kung may ministry ka, dapat mahalin mo ang ministry mo. Amen ba? Wala nang hirap-hirap pa. Number one, the Lord equips the chosen. Kapag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Amen ba? Before pa man ipagawa ng tabernakulo ay pinili na ng Diyos si Bezalel. Kasi sinabi niya kay Moses, tingnan mo, si Bezalel, pinagkalooban ko siya ng kakayanan at kagalingan. Kaya sa church, maraming patahimik lang dyan, pero hindi mo alam, marunong yan. Marami sa church, kala mo, tingnan mo, parang iwan lang. Pero kapag gumawa ng isang bagay, kapag pinagawa mo, pulido, sulit. Wala kang reklamo. Hindi na siya, pastor, ito ba? Sige, pastor, pag-aaralan ko muna. Pero saglit lang, tapos na. Pero yung iba, basic. Alala ko nung ngayon, basic naman to. Basic, ano nangyari? Sobrang basic, hindi makuha eh. So, sabi ng Biblia sa Exodus chapter 31 verse 3, aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at sa karunungan at pagkakilala sa kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Kung ating makapansin, wow! Sabihin natin, wow! Wow! This is great! Yung Espiritu ng Diyos, ano yung sabi ng Biblia, pinuspo siya, ito yung nagturo sa kanya sa lahat ng bagay na kanyang gagawin at ituturo niya naman sa iba.
Mabasa po natin na ang Diyos ang pumili sa Kanya. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung tama ang iyong pamumuhay. Amen ba? Alam ng Diyos kung maayos ang iyong ginagawa. Nakikita ng Diyos yung buhay ni Bezalel ay puro o malinis sa harap ng Panginoon. Alam niyo how yung pinili ka ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, iba ka. Baka! Kapag pinili ka ng Diyos, we consensus dito yung anointing eh. Yung anointing na binigay sa iyo ng Panginoon, maraming magagaling na sculptor, maraming magagaling gumawa, pero iba pa, iba pag yung anointed ka eh. Yung hawakan mo lang isang bagay, sira, pero biglang naayos. Let's go! Kasi yung iba, pag, ayos eh, pag ginawa ka, nasisira. Pero ikaw baliktad eh, kasi yung Diyos sumasa iyo, andyan ka na. Yung gamit na sira, andyan ka, paparating ka pala, naayos na. Ang lupit, bakit? Kasi meron kang Espiritu ng Diyos. Amen ba? Hallelujah. At isipin mo habang gumagawa siya, yung presensya ng Diyos sumasa kanya, nakakakilabot yun. Nakaupo ka lang dyan, pinapagawa lang sa'yo. Andoon siya, naglililok siya, pero habang lumililok siya, yung presensya ng Diyos ang isuma sa kanyang buhay. Hindi mo kaya ipaliwanag yun. Masala sa pakiramdam yun. Hindi mo kaya ipaliwanag na kung sino mang tao. Gumagawa ka, inuutusan ka na ng leader mo, pero ikaw andoon ka. Ginagawa mo mabuti. Bakit? Kasi yung presensya ng Diyos ay isuma sa iyong buhay. Isang bagay na matutunan natin sa buhay ni Bezalel, kapag tinawag siya ng Diyos, ang Diyos ang magpo-provide ng kanyang kagalingan. Sabi sa chapter 31 verse 4, upang kumata ng gawang kaaya-aya. Ibig sabihin yung kanyang ginagawa, hindi lang basta-basta. Sabi ng Bible, kaaya-aya, kapag nakita mo talagang magugustuhan mo. Kapag nakita mo talagang mapapawaw, wow, ang galing ng gumawa nito. Pulido. Diba, pag pupunta ka ng bahay, makita mo, diba sa mga architect natin, makita mo, ganda ng gumawa nito. Makanto, pag may tumama, ito. Butas ang ulo. Yeah? Yung mga hakitin natin dyan, kapag pumunta ka dyan, ang ganda ng gawa nito. Talagang pulido. Mapapahanga ka eh, sabi sa verse 5. At upang umukit ng mga batong pangkalupkop, yung bato pa yung kanyang ginagawa, hindi lang basta-bastang bato yan. Sabi niya, gumawa, nililok ng kahoy upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawin. Kaya yung nangusap ang Diyos kay Moses eh, siya ang gamitin mo upang gumawa ng isang bagay. Hindi na nagreklamo si Moses, Lord, walang alam yan. Alam mo kapag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang maglalagay ng kaalaman sa'yo. Siya magpo-provide na lahat ng kailangan. Kaya huwag ka lang magreklamo. Kapag tinawag ka ng Diyos, ibigay mo na lang lahat sa Kanya. Ang ministry po, mga kapatid sa Panginoon, ni Bezalel, siya yung gumawa ng dwelling place. Ibig sabihin, simbahan. Ano ba yung simbahan? Sa simbahan, nananahan ang presensya ng Diyos. Amen ba? Pinaganda niya yung simbahan. Kaya salamat sa mga kapatid natin kapag pinapaganda nyo yung simbahan. Wow! Isa kang Bezalel. Pinapaganda mo yung ating live stream. Wow! Bezalel yan. Pinapaganda mo kung ano yung mga bagay sa church. Inaayos mo yung kurtina. Inaayos mo yung walisan dyan. Pukpukan ng pukpukpuk rin doon kung saan ang pinupukpuk mo. Basta gumanda. Wow! Hallelujah! Bezalel ka! Si Bezalel, mga kapatid, hindi siya priest. Si Bezalel, hindi siya apostle. Si Bezalel, hindi siya prophets, hindi siya pastor, hindi siya kung anumang lingkod ng Diyos. Ang describe sa kanya ng Biblia, isa siyang manggagawa na ginagamit ang kanyang kamay upang pagandahin ang simbahan. So parang nakikita mo sa kanya, kahit hindi siya priest, hindi siya apostle, hindi man siya kung anong servant, isa siyang manggagawa, makikita mo sa kanya yung pagsama ng Diyos. Sa New Testament, kapag sinamahan ka ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, may kapangyarihan sa iyong buhay. Ibig sabihin, sa New Testament, kapag binigyan ka at sinamahan ka ng Diyos, meron kang kakayanan mag-ministry. Andyan si Paul, andyan si Peter, andyan pa yung ibang disciple, andyan pa si Esteban, nasa pagkain na ka-assign. Pero makikita mo, puspos sila ng Espiritu ng Diyos. Dahil, alam ng Diyos, ito'y tandaan nyo ha, dahil walang pakialam ang Diyos kung anong ministry mayroon ka. Ang mahalaga sa Panginoon, malinis ang iyong buhay. Amen! Kaya kung malinis ang buhay mo, sasamahan ka ng Diyos. Amen! Wala siyang pakialam kung maliit o malaki ang ministry mo. Ang mahalaga, ginagampanan mo ng mabuti ang iyong ministry. Amen! Diyan pa ba kayo? Amen! Kaya ngayong umaga, anong ministry mayroon ka? Makinig ang bawat isa. Makinig kayong mga nasa tahanan. Anong ministry mayroon ka? Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging prophet. Hindi mo kailangan maging ano pa man.
Dahil sapat na ang matuwid na buhay, sapat na ang malinis na buhay para maglingkod ka ng totoo sa Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Kung ano ang ministry mo, gawin mo. Bakit? Dahil doon ka tinawag ng Diyos. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Ihanda ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Dahil bago ka niya ilagay sa isang bagay, hinandaan niya na ang lahat para gamitin ka sa dakilang bagay. Ganyan ang kayawan niya kay Bizalem. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ngayon umaga, what is your job? Ano ba yung work mo? Ano ba yung trabaho mo? Sa buhay po natin, sa totoong buhay natin. Hindi lahat nakakaangat sa buhay. Amen po ba? Mayroong teacher, mayroong engineer, mayroong doctor, mayroong abogado, kung ano pa mga position sa government. Pero may mga basurero din. May mga karpintero din. May mga naglilinis din ng CR. At may kung ano pang mababang uri ng trabaho, mga maid, katulong. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi na sila mahalaga sa lipunan. Hindi na mahalaga ang kanilang trabaho. Ang trabaho ng bawat isa ay narapat. Ang trabaho ng bawat isa, kung saan sila nilagay, doon sila nag-excel. Doon sila nababagay kasi yun ang gusto nila eh. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na sila nagtatagumpay sa kanilang ginagawa. Mababa man, umataas, ang antas sa kanilang pinag-aralan, kung saan sila naroon, gumagawa sila dahil yun ang trabaho nila. Tama ba? Yeah. Ganyan din po sa ating church. Ganyan rin po sa ating ministry. Hindi nakatingin ang Diyos sa laki o sa liit ng iyong ministry. Nakatingin ang Diyos sa iyong puso. Nakatingin ang Diyos sa iyong totoong hangarin. Kaya huwag kang mahiya kung maliit lang ang ministry mo. Di mo sa katabi mo, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya kung tagalinis ka lang ng church. Malaking tulong sa pastor yan, pero mo, linisin mo yung church. Malaking tulong sa amin yan. Yung naglilinis ka ng CR. Malaking tulong yan sa pastor, malaking tulong yan sa ibang tao. Yung maakit ka ng bubong, lilinisin mo yung bubungan. Malaking tulong yan, hindi yung kayang gawin ng iba. Lalo na yung mahina na ang tuhod katulad ko. Malaking tulong yan yung pag may event sa church, ikaw yung runner, walang makita iba ikaw. Malaking tulong yan. Grabe! Hindi nakikita ng iba, pero nakikita ng Diyos yan. Yung multimedia natin, maganda na. Hindi mo alam kung sinong gumagawa. Dahil wala kayo sa church? Pero malaking tulong sa pastor yan. Yeah. Kaya ba kayo? Hallelujah! So lahat ng ministry sa loob o sa labas ng church, maliit man o malaki, mahalaga yan sa harapan ng Diyos. Harapan natin si Jesus! May mga hindi kayang gawin ng pastor na kaya mong gawin. May mga kayang hindi gawin ng leader mo na kaya mong gawin. May mga kayang hindi gawin ng mga elders na kaya mong gawin. Kaya huwag mong maliitin ang iyong ministry. Ang mahalaga sa ginagawa mo, sinasamahan ka ng Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Magtulungan para sumulong ang gawain. Dahil pinakamasarap pa rin sa paglilingkod sa Diyos, yung alam mo na anuman ang iyong ginagawa, na sa iyo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Marami ngayon ayaw ng mababang ministry. Gusto agad malaking ministry. Nahirap yun. Huwag nating pangarapin ang malaking ministry. Kasi hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ng tao yun, kung bakit nakarating siya sa ganung bagay. Nakarating siya sa ganung ministry. Mag-umpisa muna sa pinakamababa, yung kaya lang abutin ang isip mo. Para hindi ka agad masiraan ng bait. Yung kaya mo lang abutin. Yung kaya mo lang. At dahan-dahan yan, ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Maraming ministry sa church hindi nakikita na mga mata ng tao. Maraming ministry sa church ang hindi napapansin, pero gumagawa sila. Gumagawa sila. Hindi sila nakikita ng iba. Yung iba, kapag maraming tao doon nagwawalis eh, makapagwalis na. Maraming tao. Makapagwalis nga. Andiyan kayo si pastor. Andiyan si sister ah, makapagwalis nga. Makapagwalis nga. Makaigib ka ng tubig. Ay, andiyan ka pala, Brad. Oh, sister, kanina pa nga ako dito eh. Kahit hindi mo utusan ang sipag pag maraming tao, pero pag walang tao, hindi man lang makahawak ng walis, hindi man lang makapunas ng electric pan. Nakaupo lang sa isang tabi, nag-aabag ng audience impact. Ilan kaya ang likes ko dito? Hindi ganun ang paglilingkod. May nakatingin sa'yo, wala, dapat kang kumilos dahil nakikita ka ng Diyos. Hallelujah! Diyan pa ba kayo? Yan ang ministry sa buhay ni Bizalem. Maliit lang yung kanyang ministry sa tingin ng iba. Pero tandaan mo,
sinasamahan siya ng Diyos. Gusto mo bang samahan ka ng Diyos? Maging tapat ka sa iyong ministry. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, sabi sa Exodus chapter 31, 6 to 11, sabi niya, at ako ay narito aking inihalal na kasama si Aholiab, na anak ni Ahisamak, sa lipinidan, sa puso ng lahat ng maalam sa puso. Dapat yung mga single lumapit dito eh. At sa puso ng lahat ng maalam sa puso. Magalit pagdating sa pag-ibig. At aking sinilid ang karunungan upang magawa nila ang lahat ng aking utos. Ah, karunungan pala nilagay lang. Ang tabernakulo ng kapisanan at kabahan ng patotoo at ang luklukan ng awa na sa ibabaw na yon at lahat ng kasangkapan ng tolda. Ang tulak at mga hisidla na yon, ang kandilerong dalisay, sampo ng lahat ng hisidla at ang damban at ng kamangyan. At ang damban na handog na susunugin ng sampung lahat ng mga hisidla na yon at ang hugasan at ang tungtungan na yon. At ang kasuotang mabuting yari at ang mga banal na kasuotan na pagsuot kay Aarong Haserdote at kasuotan ng kanyang mga anak upang magsigawa ng katungkulang haserdote. At ang langis sa pampahid at ang kamangyan na mabangong kamangyan na ini na itataan sa dakong banal ayon sa lahat ng inutos ko sa inyo sa ay kanilang gagawin. Napakahirap basahin pa King James. Number 2 na nais kong dalhin sa inyo sa buhay ni Bezalel. The Lord provides aids. Ba't ko sinabing the Lord provides aids? Kung titingnan natin, ang dami ng pinapagawa sa kanya. Di ba? Naintindihan niyo ba yung pinapagawa sa kanya? Ang dami ng pinapagawa sa kanya. Pero ang maganda kay Bezalel, hindi siya natakot dahil alam niya na bibigyan siya ng karunungan ng Diyos. Alam niya na bibigyan siya ng kasama ng Diyos. Question ko ngayong umaga, ano ba ang nangyayari, ano ba ang tendency kapag ikay nagtatrabaho sa opisina o sa bahay, kapag binigyan ka ng maraming task ng boss mo, kapag binigyan ka ng maraming trabaho ng boss mo, merong utos dito, merong utos doon, di ba? Merong utos diyan, maraming utos yung boss. Di ba, minsan nakaka-pressure, minsan hindi ka makapag-isip ng tama, minsan nagka-cramming ka. Alam mo kung bakit? Kasi minsan may idea ang boss mo na hindi maarot ng isipan mo. Tama ba? May idea minsan yung boss mo na hindi mo kaya isipin. Iba talaga itong utak nito eh. Hindi ko talaga naintindihan itong utak nito. Iba! Kaya minsan hindi mo maisip na nangyayari sobrang dami, hindi nagisingin sa isipan mo. Nakatakot ka, baka kapag hindi mo nagawa, maaaring matanggal ka o maaaring pagalitan ka ng boss mo. Pero alam niyo ba sa buhay ni Bezalel, maraming pinagawa sa kanya si Moses kung pag-aalala mo yung pinagawa, hindi basta-basta. Pati damit ni Aaron ng kanyang mga anak, pinagawa sa kanya. Bawat sulok, bawat kantok, ginawa, dinisenyo ng Diyos, binigay kay Moses, sinabi doon kay Bezalel. Bawat, kung titingnan mo mabuti, yung Ark of Covenant, yung dwelling place, mahirap eh, hirap i-explain. Pero ang sabi ng Biblia, bawat kanto, bawat kasulok-sulukan, perfect. Andiyan pa ba kayo? Pagsabi pa tayo ng praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya si Bezalel, nung binigyan siya ng task, nagtiwala siya sa Diyos. Kasi alam niya, kung binigyan siya ng task ng Diyos, ang Diyos ang magpo-provide lahat ng kanyang pangangailangan. Ang Diyos ang magpo-provide ng kanyang kasama. Kaya papansin natin, di ba? Binigyan siya ng kasama ng Diyos. Kaya the Lord provides aid. Bibigyan siya ng makasama. Tandaan mo kapag may binigay na task sa iyo ang Diyos at hindi mo kayang gawin, hindi ibibigay yan sa iyo ng Diyos na hindi mo kaya. Bibigyan kanya ng kasama. Bibigyan kanya ng katulong. Marami ngayon nakatakot kapag binigyan ng task ng pastor. Nakatakot ngayon kapag gumawang ng ministry dahil baka hindi niya magampanan, baka mag-fail siya, takot na mawala ng kasama, pero kahit hindi mo utusang manligaw, manliligaw. Hindi ba kayo? Ilan na naman naman rito eh. Pero kahit hindi mo pumunta, hayaan pumunta doon, pupunta naman. Ako ang bahala niyo kay pastor. Gusto mo tiklupin ko yan sa harap mo. Di ba? Ang lakas ng loob. Pero takot tumawag ng ministry, baka mapahiya. Baka matakot siya, baka siya mag-fail. If you are familiar sa nung last Friday, ginawa natin ito, hindi ko lang nasabi. Kung familiar kayo sa mga tinawag ng Diyos sa Bible, karamihan ang response nila tumakas. Tama ba? Si Jonas, tumakas. Si Moses, namatwiran. Kasi, meron silang passion sa kanilang buhay. Meron silang gustong gawin. Katulad ng sinabi ko, yung passion natin, ito yung gusto natin gawin para sa ating sarili.
At yung calling naman, ito yung gustong gawin ng Diyos para sa atin. Tama ba? Kaya yung iba, kapag pinatawag ng Diyos, tumatakas. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila gusto yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. Kaya nga tumatakas sila eh. Nag-gets nyo ngayon? Papansinin mo, yung mga pinatawag ng Diyos sa Biblia, tumatakas sila, tumatago sila. Kahit si Gideon, di ba? Kahit yung iba pa, tumatakas sila eh. Si Gideon nga, sa kuwepa eh. Kasi nga, ayaw meron silang sarili kagustuhan at nung tinawag sila ng Diyos, ayaw nilang abalayan sila sa kanilang ginagawa. Ganyan ang Diyos eh. Pero kapag tinawag ka na ng Diyos, meron siyang ipapagawa sa iyo. Tandaan mo, ang Diyos ang magpuprovide. Ang Diyos ang magbibigay. Amen ba? Hallelujah. Kaya, di nila sinusunod yun kasi naroon yung takot. Sabi ng Exodus chapter 31 verse 3, iba talaga si Bezalel. Sabi diyan, aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya kagandahan kay Bezalel mga kapatid, pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, iba ka talaga. Iba ka talaga. Iba ka talaga. Gusto mo ba maging katulad ni Bezalel? Puspos ng Espiritu ng Diyos? Sinasamahan ng Espiritu ng Diyos? Alam mo bang ibig sabihin ng sinasamahan ka ng Espiritu ng Diyos? Sa madaling salita, okay ka sa Panginoon? Aprobado ka sa ating Panginoon? Ibig sabihin ng Diyos sa buhay mo, ako ang Diyos, sabi ng Panginoon. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang bahala sa iyo, gumawa ka lang. Ganyan dapat ang taglayin ng mga mananampalataya. Kapag narinig ang pangalan mo, sasabihin ng iba, iba yan si Brother JC. Iba yan si Brother D. Iba yan si Brother Moses. Diba? Iba yan si Sister May. Iba yan si Brother Edward hindi lumatras sa laban. Bakit? Kasi aprobado ka ng Diyos. Sinasamahan ka ng Diyos. Iba yan mga mananampalataya sa church at mas iba naman si Sister Tekia. Kahit matanda na, dumadalo pa rin. Nagsisimba pa rin. Kahit abatin mo, magsisimba ako. Iba yan! Sabihin mo sa katabi mo, iba ka! Kasi inaprobahan ka ng Diyos eh. Di ba ang sarap sa piling? Yung gumagawa ka sa ministry, sabi ng Diyos, okay, akong bahala sa'yo, akong bahala sa'yo. Punta na dyan, akong bahala sa'yo. Sarap sa pakiramdam. Amen. Diyan pa ba kayo? Masarap ang pakinggan yung mga mananampalataya kahit maraming pagsubok sa buhay, hindi tumitigil na maglingkod sa Panginoon! Hallelujah! Pakinggan mo lang sa isang pastor. Bisita natin ito sa iyo sa sunod. Kay Pastor Steven. Yung story ng isang squirrel. Sabi ng mga expertise ay pinakamatalino ng creatures, no? Bukod sa langgam din, yung squirrel. Kasi yung squirrel ay naghahanda para sa darating na winter season. Kung napanood nyo yung movie na Ice Age, ganyan yun, yung inahabol na yung nuts, kahit papunta sa yelo. Sabi ko, nung napanood ko yun, ba't kaya inahabol na to? Gusto niyang kunin, yung pala, yun yung pagkain nila at malalaman natin na yun dito. Kasi mga squirrel ay naghahanda sila sa darating na winter season. Dahil ito yung pinakamalaking preparation na ginagawa nila para sa makaimbak sila ng pagkain para makalanggam, di ba, sa panahon ng tag-araw, nag-iipon sila para sa tag-ulan. May makain sila. Ganon din yung squirrel. Alam nila, wala silang makukuhang nuts kapag dumating yung winter season. Kaya before winter season, inaanda nila ito. Pumupunta sila sa mga lugar at kinukuha yung mga nuts. At ang interesting, mga kapatid, sa squirrel na ito, sa nuts nito na kanilang kinukuha, iniipon nila at kinakalat sa ibang lugar. Kinakalat nila yan sa ibang lugar. Ibinabaon nila sa lupa at pag dumating ang winter season, binabalikan nila yan. Binabalikan nila. Pero alam mo ang nakakamanga sa mga squirrel nito, sabi ng mga scientists, kaya nilang tandaan yung 4,000 nuts na ibinaon nila sa iba't ibang lugar during winter. Ang tindi. Kaya nilang tandaan. Andiyan pa ba kayo? Kaya nilang tandaan yung lugar na pinagbaonan nila ng nuts. Ibig sabihin, kahit kumapal pang yelo, kaya nilang balikan. Doon ko lang na-realize, kaya pala pinaglaban nung squirrel yung nuts doon sa Ice Age. Kahit saan siya pumunta, sa ilalimang dagat, dumigat sa yelo, dumigat ang dila niya, kinuha ng ibang. Ipinaglaban niya. Kasi alam nila kung saan nila makukuha yun. Dahil yun yung kanilang pagkain. Alam nilang balikan yung lupa o yung pagkain na yan kung saan nila binaon. Para meron silang pagkain. Di ba napaka-amazing? Para pagdating ng winter, meron silang pagkain. Mabubusog sila, hindi sila mahugutom. Alam niyo ba, kung anong meron tayong dapat makuhang karakter sa buhay ng mga squirrel, ito yung tandaan natin.
balikan natin yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Balikan natin yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen. Tandaan natin, dati natin may sakit ka, pero gumaling ka. Amen. Tandaan natin, dati natin punong-puno ka ng problema, pero dahil sa pangako ng Diyos, naubos lahat ng problema mo. Amen. Tandaan natin, dati natin, ayaw mo nang magsimba, pero may Diyos ka, ayaw. Binalikan mo yung pangako ng Diyos. Ngayon umaga, nanghihina ka ba? May sakit ka ba? May karamdaman ka ba? Wala ka bang pera? Ano man ang iyong naranasan, tandaan mo, balikan mo ang pangako ng Diyos! Alalahanin mo may pangako ang Diyos na maipay ka sa isang tabi. Kala mo wala ka lang magagawa, tandaan mo, noong nagtagumpay ka, may ibinigay na pangako sa iyong Diyos. At ngayon, kaya mo ulit balikan yung pangako na yan. Balikan mo! Sabihin mo sa katabi mo. Balikan mo! Hindi siya! Yung pangako ng Diyos! Alalahanin mo yung pangako ng Diyos! Kaya sa mga lupay-pay, sinawala ng gana sa maraming ina-anxiety, may pangako ang Diyos sa iyong buhay! Hallelujah! Kayo nakakulong sa bahay, huwag kayo malungkot! May pangako ang Diyos sa iyong buhay, balikan mo yun! Praise God! Nagtagumpay ka na dati! Nanaano ka na dati! Kung kaya mong manalo dati, dahil may Diyos ka, mas kaya mong manalo ngayon dahil sinasamahan ka ng Diyos! Balikan mo yung panahon na kung paano pinirubay ng Diyos ang pangangailangan mo. Alalahanin mo. Sabi mo sa katabi mo, alalahanin mo. Alalahanin mo. Maaring matagal pa yung journey natin. Matagal pa yung paglalakbay natin sa pandemic na ito. Maaring tumagal pa. Subalit, huwag kang matakot. Remember God's promises into your life. Remember God's faithfulness. Don't be fearful because God is faithful. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Kung napapansin natin ang daming pinagawa ni Moses kay Bezalel, pero tinanggap niya lahat. Hindi siya nagreklamo, hindi niya sinabing nagpe-pressure siya. Ang ginawa niya, sinunod niya yung utos ng Diyos sa kanya. Ay umaga, huwag kang matakot tumawag ng ministry. Huwag kang matakot manampalataya sa Diyos. Sabi niya Exodus chapter 35 verse 34, isinapuso niya ang katalinuhan, siya nakapagturo siya. At gayon din si Aholiab na anak ni Ahisamak sa Lipidan. Sila ay kanyang pinuspos ng karunungan sa puso. Sila ay katulong ni Bezalel na gumawa. Anong sabi ng Biblia? Mayroong ibinigay na kasama kay Bezalel. At noon pa lang, uso na rin discipleship. Why? Nakapagturo pa si Bezalel kay Aholiab na anak ni Ahisamak sa Lipinidan at nakapagturo pa sila ng iba. Kaya yung karunungan na binigay sa atin ng Diyos, huwag natin kimkimin sa panahon ng pagsubok. Yes. I-share natin sa iba. Yes. Bakit ka naging success sa panahon ng pandemic? Bakit ka masaya sa panahon ng pandemic? I-share mo sa iba yung karunungan ng Diyos doon sa mga nangihina. Yes. Kausapin mo, ito yung ginawa ko sa panahon ng pandemic. Ito yung aking ginawa sis. Ito yung pinagbulay-bulay ko araw-araw, Brad. Ibigay mo! Sabihin mo sa kanila para makasurvive sila. Amen. Diyan pa ba kayo? Dahil hindi ka nag-iisa sa pagkatawag sa'yo ng Diyos. Kapag nakasurvive yung mga yan, yung mga problemado, yung inaatake ng anxiety, inaatake pa ng ibang sakit, katulad nung kasama ni Bezalel, kapag sila'y gumaling, makakatulong mo yan sa ministry. Amen. Yung katulad nila, na dumaranas din ng ganyang pagsubok sa kanilang buhay, matutulungan nila. Amen. Di ba mas maganda dumarami ang katulad ni Bezalel? Anya pa po ba kayo? Amen. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa pagkatawag ng Diyos sa iyong buhay. Bibigyan ka niya ng makakasama sa paggawa. Amen ba? Amen. Hallelujah. Sumunod ka lang sa Panginoon. Pangawakan mo lang ang pangako ng Diyos. At dumarating din naman sa aking buhay. Baka pasto sabihin mo, pasto natapang mo naman. Hindi. Dumarating din po sa aking buhay na ako'y natatakot. Gabi-gabi lumulungkot ako sa Panginoon. Dumarating din sa aking buhay na may mga pananakot na ginagawa sa si Satanas. Pero alam niyo mga, katulad ng sinabi ko nung kailan sa inyo, mga kabataan, hindi ako tumitingin sa tupa. Hindi ako tumitingin sa tupa. Dahil anytime, ang tupa pwede tupakin. Pwedeng mawala sa iyo ang tupa, pwedeng maligaw ng landas. Kaya dapat natin tingnan yung pastol. Yeah. Ang tingnan natin sa ating ministry. Sino ba ang ating pastol? No other than Jesus Christ. Yeah. Siya lamang ang isang mabuting pastol. Sa kanya ka tumingin sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, sa panahon na ikaw ay natatakot, tumingin ka sa ating mabuting pastol.
Because God's plan is more than beautiful than our desires. Maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ikaw, gusto mo maganda lang. Pero ang gusto ng Diyos sa'yo, mas maganda. Mas maganda. Diba, Pastor Ellen? Ikaw, gusto mo maganda lang. At pero nga, gusto ng Diyos mas maganda. Hallelujah! Huwag kang madiscourage sa buhay. Sa oras na rediscourage ka, sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa Kanya tayo tumingin. Hallelujah! Sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya natin ibigay ang ating buong takot. Alisin ng Diyos ang agam-agam sa puso mo kapag ikaw ay nakatingin sa Panginoon. Sabi ng Psalms 23 verse 1 hanggang 4, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Only Jesus, Kanyang pinapahiga ko sa iyong pastulan. Siya ang magpapala sa iyo. Kagabayan Kanya, pinapatubayan niya ako sa sining ng tubig ng pahingahan. Siya magbibigay sa inyong kapahingahan. Kanyang ipapanauli ang aking kaluluwa. Bibigyan Kanya ng landas na mabuti. Yutubid niya ang iyong landas at palakasin niya ang iyong kaluluwa. Sabi sa verse 24, O, bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilit ng kamatayan, wala akong kinakatakutan, kasamaan sapagkat ang Diyos ay suma sa akin. Ang iyong pamalo, ang iyong tungkod ay nagsisiyaw sa akin. Yeah, bakit tayo nakatakot kung kasama natin ang Diyos? Kaya sa akin, pagpapastor yun ang pinangawakan ko, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Ako'y giiiwan, di pababayaan. Kasama ko ang Diyos, ang Kanyang tungkod, pamahalo bakit? Maaari hindi ako perfecto, maaari nagkakamali ako. May mga bagay sa aking buhay na pangit, pero yung pamahalo ng Diyos ang siyang nag-aaliw sa akin. Bakit? Kasi gusto niya akong ituwid. Para saan? Anak, may maganda akong ibibigay sa iyo. Huwag ka dyan sa lugar na yan. Dito ka sa daan na ibinibigay ko sa iyo. May maganda akong layunin sa iyong buhay. Diyan pa ba kayo? Aalisin niya ang takot sa iyong buhay. Papawiin niya ang luha sa ating mga mata. Yung kalungkutan na ating nadarama. Bibigyan niya tayo ng kasiyahan dahil ang totoong tagumpay ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. Kaya huwag kang matakot magsimula mag-ministry. Kaya mga nasa bahay, nasa ministry, baka yung ministry nyo kinakalawang na. Naglawa na yan, puro lawa na, hindi na na-exercise. Kaya mga tamburiner, hawak kayo ng tamburin pag umaga. Pag nag-oras ng tamburin, sayo di kayo sa bahay. Pag nag-praise and worship dito, sabihin mo sa bahay mo, di ba? Nakapractice ka! Kaya problema, tulog pa. Yung iba. Hallelujah. Gising na ba lahat ng taga-Eskelek Family Church? Wala na bang nasa kwarto natutulog? Hallelujah. Tumawag ka lang sa Panginoon, papakinggan na niya. Because Jesus is the best listener. Marunong siyang makinig. Katulad ng ginawa niya kay Belisalem. Binigyan niya ng kasama, binigyan niya ng karunungan. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Pangatlo at panguli. Sabi sa Exodus chapter 36 verse 2 to 5. Tinawag ni Moses sa Bezalel at Aholiab sa lahat ng marunong pinagkalooban ng Panginoon, ng karunungan sa puso, lahat ng pusong napukaw na pumaroon sa gawang gawain. Verse 3. At kanilang tinanggap kay Moses ang lahat ng handog na dinila ng mga anak ni Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa santuary upang gawin at dinalan pa nila ng kusang handog tuwing umaga. Verse 4. At nagsidating ang lahat ng mga taong matatalino na gumawa ng lahat ng gawa sa santuaryo na bawat isa'y mula sa kanyang gawain na ginagawa. Verse 5, at sila'y nagsalita kay Moses na nagsabi, ang bayay nagdala ng higit kaysa kinakailangan sa gawang paglilingkod sa inutos ng Panginoon. Pangatlo at panguli, Bezalel and his team are trustworthy. Si Bezalel po, hindi lang siya sinasamahan ng Diyos, yung kanyang kasamahan, bagkus sila po ay mapagkakatiwalaan. Alam niyo, nung inutusan ng Diyos si Bezalel sa pamunuan ni Moses, hindi po sinolo ni Bezalel yung trabaho. Kapag may pinapagawa sa iyong isang bagay, tingnan mo kung sinong makakatulong sa iyo. Learn to delegate tasks and ask for help. Huwag mong suluhin. Nahihirapan ka na, sinosolo mo pa eh. Huwag, delegate mo, utusan, turuan hanggat makakaya. Ganito yung ginawa ni Bezalel. At kahit marunong na siya,
kahit magaling na siya, ang maganda sa kanya, hindi siya mapagmalaki. Hindi niya sinabi, magaling ako. Wala kayo. Hindi niya sinabi, ako lang maaasahan dito. Ako lang inutusan ni Pastor Moses. Hindi. Ang maganda sa kanya, dinedelegate niya. Nag-train siya ng iba. Hindi niya sinosolo yung talento na nanggaling sa Diyos. Amen ba? Kung paano siya pinagkatiwalaan ni Moses, pinagkatiwalaan niya rin yung iba. At higit sa lahat, ano yung pinagawa? Yung templo ng Diyos. Ano yung pinagawa sa kanya? Yung Ark of Covenant. Alam niyo ba ang sabi ng Biblia? Araw-araw nagdadala ng handog yung bansang Israel. Bakit? Sa paggawa ng building. Nagbibigay sila ng kanilang ginto. Para saan? Paggawa ng building. Paggawa ng kanilang covenant sa Panginoon, ng dwelling place. At ang sabi ng Biblia sa verse 5, at nagsalita kay Moses na nagsabi, ang bayan nagdala ng higit kaysa kinakailangan sa gawang paglilingkod na inutos ng Panginoon. Noong nagdala, ano pong ibig sabihin dyan? Ibig sabihin yan, sobra-sobra yung naibigay ng bayan. Tama po ba? May kita niyo dyan, sobra-sobra yung binigay. Pero maganda kay Prisalin, nung sobra-sobra na yung binigay, pinahinto niya na. May kita mo roon yung trustworthy, yung mapagkakatiwalaan, hindi niya kinupit. Hindi niya kinuha. Amen po ba? Dahil alam na yun ay para sa Panginoon. Yung mga sobra, sabi niya, Pastor Moses, sobra na po ang binigay nila, sobra na po ang dala nila. Sapat na po yung dala nila. May kita natin dito yung takot niya sa Panginoon, yung devotion niya sa mga tao na sila dapat, kung sino man yung nagbi-ministry sa loob ng church, yun yung dapat mapagkatiwalaan. Amen ba? Inhaibili ni Moses ang lahat na gagawin upang maging maayos. Alam mo, may kita mo dito, hindi lang sila magaling eh. Marunong sila. Hindi lang sila pala marunong. May kita mo yung mapagkakatiwalaan sila. Nawa lahat ng mga anak ng Diyos ngayong umaga mapagkakatiwalaan. Amen ba? Nawa tayo mga anak ng Diyos, huwag lumaki ang ulo natin. Kapag pinagpapala tayo ng Diyos. Nawa kapag pinagpala tayo ng Diyos ng yaman, karunungan, kung ano pa man, huwag tayong magmalaki. Amen po ba? Gawin lang natin ang nararapat kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Alam niyo, pagkatapos ng paggawa ng tabernakulo, wala nang balita kay Dizalin. Yun yung nakakalungkot minsan eh. Nagawa na lahat. Nagawa na yung Ark of Covenant. Pagtapos silang magawa ang lahat, may mapapakinggan ka ba sa kanya? Wala na. Sino na ang nagiging bida? Andoon na si Moses. Andoon na si Caleb. Andoon na si Joshua. Bakit? Kasi ibang part na ministry naman yon. Tama ba? Kaya kung saan ka tinawag ng ministry, kung saan ka expert, kung saan ka magaling, dyan ka nilagay ng Diyos kasi kapakipakinabang ka. Hindi mo na nakikita ang pangalang Bizalel o yung iba pa. Kasi tapos na yung kanilang ministry. Pero naglilingkod sila sa Panginoon. Subalit, ang kagandahan, yung kaniningan na kanilang ginawa, nagpatuloy hanggang sa panahon ni Haring Solomon. Alam niyo ba kung bakit? Simula sa generation ni Moses, hanggang sa generation ni Haring Solomon, ilang generation? Ba't ko sinabi yan? Naroon yung Temple of God. Naroon yung Covenant. Ark of Covenant. Ilang generation yun? Yung ginawang ministry ng mga taong maliliit, subalit ilang generation ang nakinabang? Pero sa tingin ng iba, maliit lang pero tuloy-tuloy-tuloy pala yung ministry ng ginawa ng mga taong ito. Kaya nga sabi ko, hindi ka man napapansin sa ministry mo, dapat tuloy-tuloy ka lang. Yeah. Hindi ka man nakikita ng iba sa ministry mo, tuloy-tuloy ka lang. Yeah. Hallelujah, hindi ka man ipapangaral katulad ng ibang mga disciple. Hindi man ipapangaral si Bezalel lagi dahil hindi talaga siya kilala. Pero ang mahalaga sa buhay ni Bezalel, nagtuloy-tuloy lang siya. Bakit? Kasi ang Diyos ang nakakita ng kanyang mga gawa. Sabi ko nga eh, hindi ka man nakikita ng pastor mo, ng leader mo, may nakakakita sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga may kasabihan eh, hanggang saan umabot yung ministry ni Bezalel? Generation to generation, sa panahon ni Moses. Hanggang sa panahon ni Haring Solomon, nakikita mo yung ginawa ng Diyos, yung paggawa nila ng kanilang ministry. May picture ba tayo ng Ark of Covenant? Ito. Ano yan? Alam niyo ba yung ginawa ni Bezalel bukod sa templo, yung Ark of Covenant? Yung Ark of Covenant, meron naman dyan sa screen, you know? Sa live natin sa stream. Ito sa church. Wala?
Meron, sige. Amen. Ang kagandahan po sa Ark of Covenant, kahit saan mapunta ito, dahil nga, ang gumawa nito ay sinasamahan ng Diyos, kahit mapunta ito sa kaaway. Di ba, napunta ka ito sa bahay ni Obed-Edom? Pero pinagpala yung kanilang lugar. Kahit sa kaaway napunta ito, itong Ark of Covenant, pinagpapala yung sino mapuntahan. Kaya kasi David pumunta pa roon para kunin yung Ark of Covenant eh, kasi mahalaga sa kanya yun eh. Tuwing lalaban si Moses, si Joshua, lumuluhod sila sa Ark of Covenant kasi naroon yung presensya ng Diyos. Sinasamahan sila ng Diyos. Kung lalaban sila sa digmaan, yung mga kings ng araw sa Bible, bago sila umarap sa laban, umarap sila sa Ark of Covenant at sinasama nila yun. Sa labanan, nasa unahan yan, frontline na rin. Bakit? Kasi ibig sabihin yan, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa ba kayo? Yes. Hallelujah. Yan yung kwento ng Ark of Covenant. Simpleng ministry, maliit na ministry yung ginawa ng iba. Pero ang mahalaga, sinamahan sila ng Panginoon. Amen. Napakan natin si Jesus. Anong ministry mo ngayong umaga? Sa mga nanonood, anong ministry mo ngayong umaga? Maliit lang ministry mo, huwag kang panghinaan. Diba, may uso na saan mga advertisement? Saan makakarating ang 20 pesos mo? Diba? Saan makakarating ang 20 pesos mo? Ano man yan? Corneto, di ba? Pero pag natikman mo pala yung corneto daw, ang sarap. Talagang malayo ang marating mo, sobrang sarap. Mag-i-enjoy ka. Di ba? Kaya ngayong umaga, ang tanong ko, saan makakarating ang ministry mo? Amen! Maaring maliit lang, saan aabot ang iyong ministry? Iiwanan kita ng tanong, ngayong umaga, saan aabot ang iyong ministry? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah, napakabuti niyang Panginoon. Praise God. Nangyayako po yung mga manlugtog, mga makakami. Hallelujah. Pakabuti ng Panginoon. Worship you and honor you, Father God. Sa inyo pong bahay-bahay, sa mga nanonood, kung hindi mo pa nakilala ang Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Hallelujah. Tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naamin ko po na ako'y nagkasala. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayong araw, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Huwag ko pong kalimutan na isulat ang aking pangalan upang sa iyong pagbabalik, ako po ngayong makasala. Sa pangalan ng Jesus na ang tagapagligtas. Amen. Sa mga kapwa ko, mga Escalade Family Church, ano man ang ministry meron tayo, maliit o malaki, lahat yan ay galing sa Diyos. Ang mahalaga na pagkakatiwalaan tayo sa ministry na binigay sa atin. Minsan pa, awit na natin ang Panginoon. Kung mayroon naman Hallelujah. Ako sa libong buhay, hindi pagkakaiba oh. Sa iyo'y binigay, gayon pa man sa akin, naiisang taglay, inalahan bawat sabi, upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon ka naman, ikaw ay sa
Live stream! Yeah.
din po natin yung ating mga pastor. Pastor JC! Pastor! Enel! Pastor Enel! Pastor Ramesh, dito ka! Bago po lahat, may ibibigay po kami sa kanila. Hindi po. May anointing po ito eh. Pag in-spray po nila ito, mawawala po yung virus. Kaya tulong ang kapitan ng COVID-19. Ganon po. At saka lalapitan din po sila ng maraming babae. Kaya lang po, mga juicy sila eh. Wala tayong magawa. Ito po kay Pastor NL. Yes! Ano yung potion doon kay NL? Pagpa-girlfriend. Yun, pagpahanap ng girlfriend. Pero kasi nga juicy siya, ang dami na nga. Kaya lang, bahala ng Lord ang magbibigay sa kanya. Ito po kay Pastor JC. Yan po ay andyan na po. Yan po sana ang nasa isip ko po ay nasa isip nyo rin. Ayaw na tayo. Ito po kay Pastor Ramesh. Pag in-spray mo po Pastor Ramesh, dahil may hika ka, pag in-spray mo yan, mawawala yung hika mo. Dahil may Holy Spirit dyan, di ba? Sa ating pong mahal na Pastor, hindi ko na po siya binigyan. Kasi di ba sabi mo nga po, pag in-spray mo ito, lalapitan kayo ng maraming babae. Baka po siya sa amin ay hindi nagsawang magpaalala sa aming mga kamalian.
At sana po bigyan niyo pa po sila, Panginoon, ng marapang buhay po, Panginoon, at pagpapala po, Panginoon, upang hindi sila makalimot sa amin, sa inyo po, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang kanyang paarawan po, Panginoon, na sana po pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng pinansyal, Panginoon, at mahabang buhay po, Panginoon, maging ang kanilang mga anak po, Panginoon. At sa aming pastor na iba, Panginoon, si Pastor JC, Pastor Ene, gamitin niyo po, Panginoon, sila sa aming gawain sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain na rin po po sila, Panginoon. O, Panginoon po, ako dalangin sa inyo, Panginoon, at sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong mga regalo. Di ko man po kayo may isa-isa. God bless po sa inyo. Sa Wednesday po, ibahin natin yung ating gagawin. Magkakaroon po tayo ng live speak. Ibig sabihin, sa ating pong live, pwede po kayo mag-testimony o mag-comment habang kami po yung nagsasalita. Pero sa uli, may prayer tayo, pero hindi na katulad ng dati. Ito yung pag-uusapan natin, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating panahon. Kung paano ba mapigilan ang paglayo sa ating Diyos. Every Wednesday po yan, live speak kung ating pong tawagin. God bless everyone. Keep safe. Bye-bye!